nagagawa. Nadinig ako, no? Nadinig ako na galing sa kritiko ng presidente. Sabi niya, puro na lang puot. No? Simula na nag-umpisa itong administrasyon na to ay puro puot na lang ang ating nakita, puro puot ang ating nadidinig. Hindi ko maintindihan kung bakit niya sinabi yon, dahil kung tutuusin ay hindi sa mga naniniwala, no, sumusuporta sa presidente ang puot. Ang puot ay nanggagaling doon sa mga galit na galit dahil naging presidente ang pangulo. No? So, well, actually, I think, ano, Doc, meron din naman talaga din imbalance, ano, imbalance. Totoo lang. E napaka-critical din natin doon sa mga kumukontra naman din kay tatay. So, people are also being encouraged, no, to express their feelings din sa mga katulad natin na may mga tools tayo, may mga platforms tayo where people can actually express themselves and their frustrations. Mm-hmm. And may galit talaga ang mga tao na supportive kay tatay dahil sa nangyayari sa ginagawa sa kanya. Mm-hmm. May pinagura siya ng mga pare sa altar. Mm-hmm. Binabasta siya ng media. A lot of the media, what they call these platforms, they're not calling the president as president. Duterte lang. Hindi na tinatawag na president siya. Diba? Oh. Oo. Tapos itong mga aligned sa kanya na magaganda ang mga sinasabi, sinisiraan din. Diba? At tayo, katulad natin, SOCMED tayo. Ito mo, sinususpend tayo. Actually, wala namang, nung simula nung pag-upo ni Presidente Duterte noong 2016, alam mo yun, in-appoint si Lenny bilang HBCC chair, binigyan siya ng cabinet portfolio, wala namang tumitira sa ating mga DBS sa kanya in respect to the appointment of the President being part of the cabinet or official family in the palace. Pero kung ikaw ay miyembro ng kabinete, nasa loob ka, pamilya ka, at pipitikin mo ang sariling tao na nag-appoint sa'yo, pati na yung kanyang mga achievements, hindi tama yon. At doon nagsimula yung mga DPS na to fight back. Hindi naman pwede yun. In fact, I tell you something, hindi nyo lang siguro alam ito, no? When during the war against drugs by the president, this was around 3 or 4 months after he assumed office, there were around 70,000 surrenderees, no? Surrenderers to the government na, ayaw, kami mga addicts, so surrender na kami sa gobyerno, tulungan nyo kami, i-rehabilitate nyo kami, ayaw na namin. No? 70,000. O anong nangyari? In 2016, inibita namin si Lenny sa DALG so that we can tell her what we are doing at DALG, we can justify our programs, the strength of this anti-drugs no war. Alam nyo, pagpunta niya dyan sa DALG, ha, nandun kami, the whole DALG family, Napotong, BFP, lahat, kompleto kami. Si Sexuenio pa at that time. Pag-upo niya, hindi na kami pinag-present. Pag-upo niya, nagsalita na lang siya kagad, no? Sinabi niya, ganitong programa ng gobyerno, palpak, hindi maganda. Then she said, and I quote, that 70,000 who surrendered to government na mga drug addicts, that's not an achievement. Sinabi niya yan, I quote you, sinabi niya, that's not an achievement. Wow! So, sino ba naman hindi mapipikon, harap-harapan sa amin? Di kami pinagsalita, told yung program, itong 70,000, telling us directly in our faces that 70,000 surrenderees pa ang term at that time, no? That's not an achievement. Sabay umalis na. So, sino so what is it now? Ano daw yun? Wala, it's still a failure. Yan ang ganda pa na daw. Alam mo, saan ka sa makakakita? 70,000 na drug addict nag-surrender sa gobyerno para sabihin na ayaw na namin mag-drugs, i-rehabilitate nyo kami. Achievement yan, hindi. And nobody in this world was able to do that except this presidency of Duterte. Yes. Can you tell us that's an achievement? It's not an achievement probably on her part because nawalan sila ng kliyente. Nawalan sila ng kliyente. Minamaliit niya yung 70,000 samantalang yung namatay sa drug war na ang official ay what? 5,000? Eh, ginagawa nila sa unang buwan, ginawa nilang 7,000 tapos naging 30,000, no? So, ini-inflate nila. Kung ano yung gusto nilang palakihin, yun ang pinalalak nila. At ang kung ano yung hindi nila gusto dahil
magiging it will appear as an achievement of this government, pinapaliit nila. Ganun yun. What they're trying to really do, Doc, is to make or attempt to make this government, this administration, a failure, which they cannot. Kaya nga nakakatawa, mm-hmm. because they've been trying that since day one of the presidency of the president. No, ilang weeks lang ba yun nung pag-upo ni tatay eh nagkaroon ng eksena dyan sa BPI, di ba, sa Ortigas, tama, Ortigas nga ba yun, basta yun dyan sa Julio Vargas, di ba, nagkaroon kaagad ng ganong eksena, and everything else that followed puro ng negative. Yung mga tao, di ba nila naiintindihan, yung mga tao umay na, wala naman kayo tigil, hindi naman kayo nanalo, wala pa rin kayo score kahit isa. Wala pa rin. Dude, Trillanes, wala pa sa lahat ng Excel sheet mo ang nanalo. Wala. Zero. Lahat ng 8 rin yun. Nag-apit-bisig na yan at nag-best-best pa. Walang nangyari. Atay. Well, lahat ng artista nagsama-sama. Ano nangyari? Nasaan na? Wala na yung clamor din ng mga tao na luma na rin yung pinaglalaban ninyong network nyo. Sanay na yung mga tao na hindi na kayo kasama sa libreng telebisyon, nandun na lang sila sa ibang estasyon. You never na sila talaga makapaniwala na nakapaghalal tayo ng isang labas sa... An labas outsider. Sa na pamilya. No? An orthodox. Duterte, taga Mindanao, Bugoy, di formal. Hindi sila makapaniwala na nangyari yun. At nangyari yun dahil hinalal natin siya, dahil naniniwala tayo na kung gagawa tayo ng pagbabago, we really have to challenge the status quo. The status quo was the Aquino, and with all due respect, the Marcoses. Ito yung mga status quo prior to Duterte. We are now challenging it at dahil nagkakaroon ng totoong pagbabago because we have now challenged that status quo. And if we continue to challenge the status quo, only that in that instance will we really feel the change that you want, no? Maglagay tayo ng mga taong labas sa mga oligarkiya, labas sa mga dinastiya, labas sa mga datihang pamilya. Pag naglagay tayo niyan, makakasigurado tayo ng tunay na pagbabago. Challenge the status quo. Mm-hmm. Eh wala eh, yung mga tao hiligilig pa rin talaga doon sa mga sikat katulad niyan, 'di ba? Boksingero, artista, 'di ba? Nak ng siomay hanggang ngayon, ganun pa rin ang mindset. Ay, yung mga naniniwala pa rin, oh my God, pag namatay yung isa, yung former president, pag tumakbo yung kapatid naman nanalo dahil may namatay. Bakit ganun yung mindset? Kumaintindihan. Eh, kayo nga, tayo nagtulong-tulungan tayo na maipanalo natin si Duterte because we wanted change. Pero yung takbo ng utak, ganun pa rin. Old school na basura, Diyos ko po, ano ba yan?